So guys, so yun na nga. Pupunta tayo ngayon sa Songshan. May sakit pa ako, hindi pa ako masyado magaling. Pero may kailangan tayong asikaso. So yun guys. Alam niyo ba guys, itong jacket ko. Unang-unang suot ko nito yung nung paalis ako ng Taiwan. So, magpo 4 years na ako dito. Ngayon ko pa lang siya ulit nasuot. Ayan guys. Hindi na ako nag-effort ganyan lang. Malapit lang. Tapos, naalala ko yung unang salta ko sa Taiwan. Ganto-ganto yun eh. Parang naulit lang after 3 years. Mahaba rin yung hair ko, no, na blondie. Tapos sabi ng agency, bawal daw mahaba, bawal daw blondie. So ako, syempre first timer, 'di ba? Wala akong idea, wala akong alam, natakot ako na baka hindi ako paalisin. So kahit iniingatan ko yung buhok ko, pina-black ko. Tapos pinaputulan ko hanggang dito. So, yun na nga. So, cut the long story short. Parang naulit siya ngayon after 3 years. Ganto ulit yung hair ko. Kasi, di ba nga, malas ako sa amo. Nakakailang lipat-lipat-lipat na ako. Kinemerot, ganyan, di ba? So, nakilala ko na broker. Sabi niya, humaba na yung buhok ko after 3 years eh. Hanggang puwet na eh. Tapos, nakablonde rin yung hop niya. Nakablonde din yung hop niya. So, iningatan ko yon kasi ayaw ni Jowa ipagupit. Kaya kahit nahirap na rin ako sa sobrang haba, hanggang dito na siya eh. Dito na siya. Ginupit ko, pinagupit ko kasi sabi ng broker, baka yung buhok mo yung malas, kinemerot, ganun. Baka kaya minamalas ka, ganyan, sa mga amo mo. Kasi pag nakatalikod ka, pangit tingnan. Pero, ang totoo, maraming bumabate. Sabi niya, marami pong bumabati sa'yo. Sabi niya, ganun. Sabi ko, marami, lalo sa ospital. Sabi niya, ganda naman ang buhok mo, ang haba, ganyan. Sabi, baka nababate, ganyan. Yung broker na yun is Pinay. So, sabi niya, papupit mo na, bago ka tayo pasok ulit sa bago mong amo. Siya kasi dapat yung sasagot sa akin. Which is, siyempre, naniwala naman tayo, di ba? Wala naman masamang maniwala eh. Pero ang totoo, ugali talaga nila yung may problema. Hindi yung buhok mo. Kaya yun. So, ginupet, kinulayan ng ngiti, mayan. Kaya after 3 years, parang naulit lang. Gantong-ganto itsura ko nung umalis ako. Umalis ako pa Taiwan at ito yung aking jacket na binili ko sa Ukay-Ukay nung pag-alis ko. Yeah, yun. Yun lang guys. Kita-kits ulit mamaya. Nakwento ko lang sa inyo ang aking kwentong kutsero. Yun. Tapos yun, tumawid ako eh, kaya ayun. Stoplight, bawal ang cellphone. Malamlam pa yung mata ko kasi may sakit pa ako. Pero, kailangan natin asikaso. Nagkasakit ako, sobrang pagod. Over fatigue, tapos ganito kalayo yung nilalakad, papunta sa station. Araw-araw yan, pagpasok, tsaka pag-uwi. Tapos, maulan lagi. Tapos mabigat dun sa factory, buhat-buhat ng mga baksa malalaki, saka mga bakal. Yun na nga, balik tayo. Tapos ang ending, yung pinag-broker na yun, nasasabi-sabi sa akin. Wala din naman nangyari kasi ang binigay niya rin naman sa akin na trabaho is mas worse pa sa pinaka-worse ng mga napuntahan ko. As in, napaka-worse. Galing ako sa 31K, bibigay sa akin is 21K. Tapos, pinapainom sa akin ng kape is 1 year ng expired. Tapos, ang doctor ko is nakilaling lang ng
dahan. Nagyan lang ako ng lamok, hindi lang ako ng katol. Kasi ang dami niyang lamok, ang lalaki. Tiniis ko yun, wala siyang narinig sa akin. Tapos, excuse me, may ubo pa ako. Ayun, di, yung papaalmusal sa akin is mooncake na expired na ng 1 month. So, tapos yung higaan ko, papag lang siya na ang sakit sa balakang kasi antigas. Ngayon, sinabihan niya si amo na bilihan ako ng kama. So, nagbigay nga ng kama pero yung panapon na, siguro ang tagal nang naka-imbak nun sa ano, sa bodega nila. Kasi nung binigay sa akin, puro ipis na. So, hindi ko ginamit, diba? Magkasakit pa tayo. Napilit ako ng amo gamitin, sabi ko marumi. Tapos, nagreklamo ako dun sa okay. Sabi ko, ma'am, bakit naman ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, tinapayat kapi lang, sabi ko ganun. Walang problema sa akin, sabi ko, tinapayat kapi lang. Kasi hindi naman ako kumakain ng kanin sa tanghali, tsaka sa gabi. Sabi ko, so tipid sila sa akin sa pagkain. Sabi ko, importante lang sa akin is, sa umaga, may tinapay ako, tsaka kape. Yun lang. Pero hindi pa ako kumabili-bili ng kape. Inabutan niya ako na iniinom ko expired na kape ng 1 day. So yun, nagreklamo lang ako sa kanya ng ganun. Nagalit na siya. Sabi niya, maganap ka na lang ng iba. Sabi niya, maganap ka na lang ng iba. Sabi niya, maganap ka na lang ng tutuluyan. Tutuluyan mo na iba. Sabi niya. Diba? Pinoy pa yun na. Kaya dapat yung sasalo sa akin kasi nga, umalis ako dun sa amo ko at pinaalis ako dun ng amo ko kasi nagawin nga kami ni Lola. Nakala ko, okay na okay. Ganun. Tapos, reklamo ka lang ng ganun. Mas worse pa pala. Diyos ko. Tapos, ang unprofessional pa kasi broker siya ng kaibigan ko, kaya ako siya nakilala. Tapos, bisa sa kaibigan ko, nagme-message siya kung ano-ano. Pakasabi doon sa kaibigan mo, maganap na siya ng ano, ng tutuluyan niya. Ganyan, ganyan, ganyan. Kasi ano, mas bibigay ko yung sahod na deserve, ay na mas deserve sa iba. Mas bibigay ko yung sahod na mas deserve sa iba. Tama ba yun? Dapat sa kanya yung diretso, di ba? Ang nangyari tuloy, kakasabi niya doon, iba yung nakakarating sa akin. So, nag-away kami ng friend ko, nagkaroon din kami ng conflict ng broker. Kasi, di ba, unprofessional, dapat sa kanya yung diretso, hindi yung doon siya nagsasabi. Alam mo naman ang ang kwento pag nakarating sa'yo, di ba? Dagdag bawas na. So, hindi ko siya na-reply, hindi ko siya sinagot na kahit na ano. Yun. Kasi sumaneng loob ko, alam niyang wala akong pupuntahan. From Tauyan, nakarating pa ako ng ilan kasi naghahanap ako ng matutuluyan ko. Yun nga, nangingi ako ng tulong ko sa kaibigan ko. Sabi ko, beba kami alam ka na matutuluyan. Siyempre, nung time na yun, right away na pinaalis ako nung amo ko, umuulan. Siyempre, hindi ko alam saan ako pupunta noon. Eh, hindi ko naman alam na tapos hindi ako sinundo ng broker ko. Hindi ko naman alam na pwede palang mag-call sa labor at magpasundo. Tapos yun, syempre, magulo na biglaan, agad-agad. So, sabi ko, Ben, apa mo nga ako na matutulugan? Kasi ayoko na nga umupa ng hotel kasi nga maubos na naman yung pera ko. Kasi nga, nung namatay si Lolo nung July, nag-stay na ako sa hotel. Yun. So, ubos yung pera ko. Sayang. Yun, sinalo ko ng broker niya. From Tauyan to Ilan. 2 oras ang biyahe. Pumunta pa ako. So, nag-effort siya. Nasuguin ako. Sinuklian ko naman yun. Na
pagkatulog ko doon sa bahay niya, nagbigay naman agad ako ng 1,000. Na dalawang araw lang naman ako doon sa bahay niya kasi yung pinasok niya na ako ng part-time. Which is part-time lang, pero pinipilit niya ako na kunin ko na daw yun. Eh, may dating ang Pilipino doon umalis. Siyempre, wala naman siguro tatagal na gano'n, tangina. Walang pagkain. Lahat ng nasa rep, bulok. Ako na nga lang nagtapon yung mga pagkain na bulok doon sa ano eh. Tapos pagdating ko, sobrang baho. Ang baho, kasi lahat na nakatakip doon sa lamesa nila. Mga bulok na. Pati yung sarap nila, bulok na. Talagang dalawang araw ako hindi nakakain. Sobrang baho talaga, nakakasuka. Mga panis na. Kasi si Lola nga lang mag-isa doon. Ewan, sabi nila, kailangan lang daw ng kasama ni Lola. So, yun lang na. Tapos sabi niya, ano, kamusta ka rito? Sabi ko, ma'am, medyo hindi okay. Sabi ko ganun kasi... Medya-medya, ma'am, kasi, anong medya-medya? Kasi, ano, ganito, ganyan, ganito nga ilagay ko, ganyan, ano. Sabi niya, eh, kung bibigyan kita ng 25,000 na, ano, mahirap yun, wala kang tulog. Sabi ko, ma'am, sanay ako kasi lahat na ng patient na alagaan ko. Sabi ko, kahit magdukit-dukit ako ng pwet dyan, ma'am, sanay ako, sabi ko. Yun, sabi niya, part-time, pero pinipilit niya ako doon sa 21,000. Sabi ko, ma'am, galing po ako ng 31,000, tapos ibababaan niyo po ako ng 21,000. Sabi ko, 25,000, fix okay na po ako doon kahit magpuyat ako, ganyan. Inalisan na rin ng Pinay yun. Sabi niya, lumipat lang daw ng Taipei. Pero, ang totoo, Diyos ko, sinong tatagal sa ganun? Walang pagkain, walang ano. So, yun na, guys. Malapit na tayo sa train station, di ba? Ang layo ng lakad ko. Tutuloy natin ulit yung kwento kung ano na nangyari dyan sa ano na yun. Let's go! Kain tayo, may salmon, may clams, and shrimp. And pork, completos, ricados, and egg, iced tea, and rice. Mamaya na yung ice cream pagkatapos. Yan, guys, kain tayo dahil kahapon pa ako walang kain. Gusto kong humigop ng sabaw at may sakit ako ilang araw na... So, itutodo natin to, guys. Shabu-shabu. Mamaya may ayunli ice cream. Ano ba 'yan? 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 Ano